Hello guys. Pag-usapan natin ngayon ng PCV valve, no? Kung paano siya gumagana. So, stay tuned. So itong PCV valve was developed the early 1960s, no? During that time kasi, nung wala pang PCV valve, yung mga seals madaling masira, and then yung mga gunk sa loob ng crankcase, madali siyang mamuo. Madali marumihan yung mga components sa loob ng makina, no? So, nung na-develop nila yung PCV, it releases this blow-by gases, no? Kahit bago ang sasakyan nyo, guys, merong blow-by yan during the fuel and air burn, no? So, loob ng chamber. May nakakawala dyan sa piston rings, and then yung result nun is yung called blow-by. So, yung blow-by gases na yan nakapupunta sa crankcase, and then lumalabas yan sa PCV. So this is the PCV, by the way, ng assembly, no, ng 4JJ1 engine. Yeah, we have the spring, and this is the diaphragm cover and the diaphragm. So ito importante, to tong rubber diaphragm na to, no. Ipakita ko sa inyo kung paano gumagana to later. So, ayan yung mga kailangan nyo i-check on a regular basis. But not that frequent. Kasi very rare naman masira itong mga ganito. It moves like half an inch every time. So, not too much stress. Ang kalaban niya lang primary is heat. But this material is can withstand heat naman eh. So, kaya matagal siya masira. And ayan, so anong causes, no, ng bad PCV kapag nasisira na? Well, pag ito nagstick sa close position, asahan mo na magkakaroon ng leak na yung valve cover mo sa makina. May oil leak na yan, mga ganyan, kasi excessive na yung blow-by gases sa loob, hindi na nakakawala. Pwede, isa rin symptoms niyan is yung dipstick mo, lumuluwa siya kusa. And maya-maya pag tinignan mo, nakabuka na naman siya or nakaangat. So isa yan, kasi nare-restrict yung pag-flow or pag-exit ng blow-by gas. So what happens naman if nakastick siya sa open position? So when it's stuck open naman, nag-stick siya being open or nasira itong rubber diaphragm na to, continuous lang yung labas ng blow-by gases sa PCV, no? Merong mga modes actually, or how it functions sa intake system natin. Well, ito yung link, guys, ng previous vlog ko. Nagkakaroon ng langis sa intake system ninyo. And ano yung mga magandang gawin kapag ganun na yung nangyayari. Well, just check out this link sa taas, no, ng my previous vlog. So, mapakita ko lang sa inyo. Focus lang tayo dito, no, sa diaphragm, how it operates, PCV diaphragm, how it operates. Pakita ko sa inyo to. So ito, guys, this is a 4JJ1 valve cover, no. So the PCV system is located here. This is the cover of the PCV assembly, no. So naka-screw lang yan, apat na Phillips screw. Right after matanggal niyo yung screw na apat na yan, wag nyong diretso hilahin, ha, kasi there are times na nakadikit na yung rubber dito. So you just pry it slowly, make sure na hindi masira yung diaphragm na rubber. Okay, so this is the diaphragm. Okay, this is the spring. Ayan. So how does this work ba? So when on idle position, it works like this. So nasa open position lang siya. During idle,
and low RPMs. So, kapag mataas yung RPM mo, it creates vacuum inside the crankcase and then sucks this, ano, sucks the diaphragm and it shuts close. Ayan. So, kung makikita nyo, itong spring na to, very, ano lang siya, hindi ganun ka higpit. Or hindi, yung tension niya hindi ganun ka laki. Ma-press mo lang siya ng finger niya, very, very light, no? So, ayan. So, this is the seal for the PCV or for the, this is the seal. Yung blow-by gases ninyo, hindi lalabas during high RPM. So, nakastick lang yan ng close position like this. So, tinanggal ko lang yung spring ha, for demonstration purposes. Nakastack lang yan ng close. Kung makikita ninyo, nakakover yan dyan. Where lumalabas yung blow-by gases ninyo. So, from the engine crankcase, dito sa side na to, papasok yan dito. Lalabas yan dyan, pabalik sa turbo inlet. And that, ganun na nagka-travel yung blow-by gases. No? Pag naka-open position yan, during low RPM, naka-open yan. So, continuous lang yung labas ng blow-by gas. When on high RPM, kung saan merong vacuum sa loob ng crankcase mo, sisip-sipin niya ito, itong diaphragm, to close position, like that. So, sealed na siya. Hindi nakakapasok or nakakalabas yung blow-by gases dyan. So, until bumaba ka na naman ng RPM, that's the only time na yung pressure sa loob is lesser na, na kaya nang itulak yung spring itong diaphragm. So, it will open again, no, on low RPM. Ayan, on an open state para ilabas niya yung excess na blow-by gases. So, ganun lang siya. Mag-work, no? Very simple method lang siya. What you always need to check kapag may time kayo is this this rubber diaphragm. So, very rare masira yan, but it's nice na rin na i-check nyo siya minsan. Not necessary parate, kasi pag parating yung ino-open yan, may chance na masira itong rubber sa side kasi dumidikit yan dito dahil sa init. And kapag parating yung tinatanggal yan, mapupunit itong part na ito. And pag napunit na yon, hindi na effective yung pag open and close ng diaphragm sa valve cover. So this is the diaphragm, rubber diaphragm, the spring, and the diaphragm cover. So, ayan lang siya. Ganun lang siya kasimple. This is for JJ1 engine. So, there you go guys. Ganun lang kasimple mag-work yung PCV diaphragm, no? Very straightforward lang yung ano niya, yung process. Yung regarding sa mods about the PCV, makikita nyo na yan sa isa kong vlog, no? Again, here's the link para makita nyo yung mga ginawa ko para ma-eliminate yung gases or blow-by gases recirculating sa intake system natin kasi it causes accumulation of oil and kapag naipon sa intake manifold together with the EGR carbon, it becomes soot and blocks the air passageway and yung fuel consumption masyadong mataas na after mangyari ang ganyan na dumumi yung intake system ninyo. So there you go guys, simple ano lang, demonstration ng PCV valve natin how it works for Isuzu. Almost lahat naman ng engine ngayon may PCV, iba-iba yung klaseng diaphragm lang yung ginagamit nila. For 4JJ1 and for Isuzu, ganitong klase yung ano nila, yung system na ginagamit. Simple diaphragm na rubber lang. Yung iba, again, is a whole assembly ng ano, nung diaphragm na yung spring niya nasa loob is one piece, no, na nire-replace buo.
So I believe sa mga Honda puro ganun yung style ng ano nila, PCB nila. So there you go guys. Please subscribe and have a great weekend. Bye.